Good morning mga kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw na naman sa, para sa ating lahat. Ano? Angad ko kung nasan man kayo, na bahagi ng mundo, naway nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan mga kagalawan, at naway pagpalain din kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Umagang umaga pa, pagkagising ko, nag-check nga ako ng ano, chinik ko yung aking sasakyan kasi ano, ngayon ko na naman ginamit itong ating Mitsubishi Adventure. Tapos napansin ko nga, before ako pumiyahe kagabi, kahapon, ano, nabawasan bahagya yung ano, yung coolant natin sa ating coolant reservoir. Kaya alam nyo naman, yung inyong kagalawan, pagka mga ganong-ganong sitwasyon, hindi tayo mapakali doon, no? Kaya napakahalaga nga talaga ng ano, nag-check tayo ng sasakyan bago tayo bumiyahe o sa umaga, mga kagalawan, para habang maliit pa lang yung problema, ano, magawa na natin ng solusyon, ano, hindi na tayo umabot sa ano, problemang malaki na mapapagastos nga tayo, ano. Share ko lang sa inyo mga kagalawan. Yung normal kasi sa coolant reservoir mga kagalawan, nagbabawas yan ng tubig, oh, pero matagalan kasi umiinit yung ating makina. Siyempre, talagang ano yan, magbabawas siya paunti-unti. Pero alam nyo naman yung ano, diba, yung abnormal na pagbabawas. Ngayong umaga, chinik ulit, unting-unti lang yung ano niya, yung pagbabawas talaga, ano. Pinakaunang gagawin nyo dyan mga kagalawan, ano, once ang radiator natin o yung ating reservoir magbawas ng tubig, yung pinakaunang pagdududahan natin dyan ay posibleng merong leak. So yung pinakaunang tignan natin dyan mga kagalawan, sa umaga nga, gaya ng ginagawa ko, hindi mo pa ginagalaw yung sasakyan mo, silipin mo yung pinakababa, gaya yan. Mapapansin nyo sa porsyon na yun, may buntib basa. Kaya automatic dyan mga kagalawan, dahil may kunting basa, sisilipin natin, ano. At yung ginawa ko nga, pagsilip ko mga kagalawan, ilawan natin yung ating camera. Pagsilip ko nga mga kagalawan, ayan o, kung nakikita nyo. Ayan. Dito nagli-leak sa bandang drain plug ng ating radiator mga kagalawan. Hindi ko lang sigurado kung nakikita nyo ba sa camera. Ayan. Ayan na yata. Ayan. Pansin niyo, 'di ba, basa. Ngayon, edi alam na natin ano ang sambanda. Ang gagawin ko doon, higpitan ko bagya, tapos ko pupunasan pag hindi talaga tumuyo. Susubukan kong i-teflon 'yon, mga kagalawan. Tatanggalin ko muna yung pinaka-drain plug tapos ititeflon, ano? 'Yun na, 'yun nga yung ano natin ngayon. Isa yan mga kagalawan, mga posible din paglikan ng tubig natin, itong mga connection ng ating radiator hose. Ito, upper radiator, dito sa kabila yung lower radiator natin, posible din dito, lower radiator hose. Isa pa mga kagalawan, yung ating water pump ng ating cooling system. Sa water pump naman, mapapansin nyo yan, ganyan lang din. Observe nyo sa umaga, narito, tignan nyo yan. Ayun nga yung sabi ko, ano mga kagalawan, sa umaga napakalaga yan, kahit sumilip man lang kayo sa pinag-parkingan nyo ng inyong sasakyan. Ayun nga, diba? Okay-okay pa naman, hindi naman ganun kalakas. Pero at least habang ano na, habang bago pa, dapat masolusyonan na natin yan kasi lumaki pa yung problema natin, ano mga kagalawan. Tsaka kung sakali talaga na wala man talagang leak, wala kayong makita, next nyo na gawin na mga kagalawan, baka ano na, di ba? Check nyo yung radiator nga, radiator cap nyo. Gaya nga ng napag-usapan natin dati, di ba? Sa isang vlog natin na kung gaano ka-importante yung radiator cap. Siyempre, tignan nyo through visual inspection yung radiator cap nyo. Baka naman obvious na palitin na. Tsatsagain nyo pa, di ba? Magpalit kayo, mura lang naman yung radiator cap. Pagpalit nyo ng radiator cap, observe nyo. Pag wala pa rin nangyari,
Doon yun na, subukan yung patignan sa radiator repair shop yung buo yung radiator. Kasi kagaya na itong sa akin, na ipa-repair ko na itong mga kagalawan. Kasi may mga leak na invisible. Kapag inspect mo, kasi hindi mo makikita yan kasi natutuyo. Lalo na pag tubig yung gamit natin, natutuyo siya. Pero kung ano yung mata mo talaga, no, mapagmatsyag ka, matanglawin ka, makikita mo yan. Yung pinagtuyuan ng tubig, namumuti. Namumuti siya, mga kagalawan. Kaya dali nyo sa radiator shop yung sasakyan nyo. Pacheck nyo, tsaka palinis nyo yung radiator na lang din. Kung marunong kayong magtanggal, madali lang naman, mga kagalawan, tatanggalin nyo lang to. Ilang bolt lang, tapos meron sa baba. Ako yun yung ginagawa ko. Natanggal ko para at least bawas na sa gastusin yun, tapos dadalin mo na lang. Yung charge mo na lang dun yung paglilinis, tsaka pagre-repair. Hindi ka na magbabayad sa mekaniko. Kaysa naman idan mo pa sa mechanic shop, tapos sila pa yung magbabaklas, sila magdadala sa ano, another charge kasi yun, diba? Kaya mas maigi, marunong ka. Tanggalin mo na, dalin mo dun sa radiator repair shop. Pagdating sa radiator repair shop, sila na yung bahala dun sa radiator mo, mga kagalawan. Yung mas maganda dun kasi may mga paraan sila eh. May tinatawag silang mga leak test, kaya yung mga hindi mo nakikita, butas ng ating radiator, nakikita nila yun doon. So yun lang, mga kagalawan, ano, sa araw na to, sana isang bagay na naman, ano, yung naibahagi ko sa inyo na makakatulong sa ano, pang-araw-araw nyo ngang buhay-buhay, mga kagalawan. So paano ba? Yun na, mga kagalawan, at hanggang sa muli, God bless us all.